The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Hi, mga ka-precious! Hello! Monday. I feel so holy. Ang dami kong hosts. Yes. Mga ka-precious, alam nyo, alam kong kayo ay nasa Holy Week mode na. Pero bago kayo mag-Holy Week mode ng todo-todo, eh bibigyan muna namin kayo ng todo-todong chikahan. Yes, at meron tayong bonggang guest ngayon. Isang napakagaling na TV host at napakagaling na actress. Kung sino yan, malalaman nyo yan later. Huwag kayong hayok. I see, excited talaga ako kasi diba, siya sa mga child actresses na talaga namang hinangaan natin noong 80s. At after 3 decades, andito pa rin siya. Yes, diba? At saka yung very controversial love life niya na ako lagi lang nating narinig. Yes, na at ngayon, uungkatin natin yung lahat. At lilinawin niya ngayon lahat yon. Na mga issues na pinupukol sa kanya, walang preno, kasama ati tatlong entertainment writers. Diretsa niya sasagutin yan, mga ka-freshness. Goram, shout out. Pero bago yan, diretsa muna natin sa ating mga latest chika galing sa ating mga reporters, ang Chika Bog. Ang chikang kumakabog, all out, pasabog, guys. Panoorin ito. Hi, ako po si Romel Gonzalez ang magbibigay sa inyo ng Chika Bog. Uunahin po natin ang tungkol kay Sarah Geronimo. Totoo nga bang sila ni Jed Madela ay hindi pinapasok sa airport ng Japan na kung saan magkakaroon sana sila ng show? Nagka-problema po sa producers. Gusto ko lang po i-clarify na parang sila po ata yung... Well, hindi pa kasi klaro po din sa akin kung ano talaga yung totoo nangyari. Basta kami po, nagawa po namin yung responsibilities namin. So doon na po sa producer ang ano, I'm sorry. Dahil sa nangyaring ito, nadala na nga kaya si Sarah na pumunta sa Japan. Siyempre babalik po. Babalik po kung talagang gugustuhin po nila. Pangatlo, totoo nga bang masugid niyang manliligaw ngayon si Mateo Guidicelli? Okay po kami. We're friends. Hindi yan showbiz answer. Okay po kami ni Mateo. Mabait si Mateo. Yun lang po. At kung totoo nga manliligaw ito sa kanya, may pag-asa ba ito sa puso niya? Bakit? Ba't puso na kaagad? Friends lang kami. At ngayon, mga ka-freshness, makakasama natin for the first time. Yes. Ang, pero natin pinag-uusapan siya dito. Yes, of course. Award-winning TV host at napakagaling na actress, Miss Janice De Belen. Yes. Hi. Hi, Miss Janice. Hi, good morning. Mga ka-freshness, ang tawag sa hello, mga ka-freshness. Ayun. Dati katapat natin sila ngayon. Kasama na natin sila. Ka-freshness. And speaking of katapat, kamusta po kayo after nawala nung sis? Okay naman. Wala tayong magagawa. Ganun ang buhay, di ba? Pero ang tagal ganun din, talaga. Like 8 years. Din. 8.5 years. Okay lang. Siguro, ito yung time na mag-take it easy. Take it easy. Alam mo, ina-enjoy ko yung mga days na normally may trabaho ako. Wala akong ginagawa. Okay lang. Pero ano po pinagkakabalan nyo? Di ba may spoon po kayo? Yes, may spoon ako. Tapos meron ako mga paunti-unting mga trabaho. Yung mga one day lang, one day. Yes, kakapanibagong guesting-guesting. Tsaka luto-luto. Wala akong ginagawa ni magluto the whole day. Pero congrats po sa spoon dahil di ba nanalo din yun sa Star Wars. At talaga naman pinag-uusapan lagi mga guests nyo. Wow, thank you. Mr. Edgar C. Si Tito, napalit ko yung kay Tito Boy Abunda. Wow. Ako napalit ko kay Miss Alessandra Gabi. So sinasabi natin, kailan tayo mag-guest? Kung level na natin sila. Anyway. Dumako naman po tayo sa inyong anak na si EJ Boy. Okay. Nabalita din po yan sa Juicy Care of Mr. Morley Alinho. Correct. At nag-away pa si Pete Ampalocchio at si ano Kuya Ray Bumanoy. Nagkatalo sila. Team Janice and Team Ag. Something bakit like that. Bakit naman may ganun? Yes. Oo, may ganun. Pero ang present po namin, kamusta na po si EJ Boy after nung wedding niya? Well, he's okay. He's okay. Learning, syempre, alam mo, kahit na ano pa sabihin mo, kahit na matanda na yan, bago yung pinasukan niya. So, he's learning, he's adjusting very well. Saan ba sila katira ngayon? Sa Paranaque. Oh, puntahan ko siya mamaya. Gusto ko lang, gusto ka. Anyway, ito po, bumalik naman tayo kay Miss Janice at sa kanyang love life. Si Miss Janice, ba handa na bang umibig muli? Ayun. Alam mo, huwag na muna kasi ngayon parang ang dami kong gustong gawin ngayon. Parang na-excite ako sa buhay ngayon. So gusto ko muna siyang enjoy. Marami po kayong experience sa love life na may hurt, may saya. So ano mo ma-advise nyo sa iyong anak or sa may ibang tao na mga bata pa lang na ready umibig, excited na excited? Ako parati ko sinasabi, pag na-in love ka at pagka nagka-boyfriend ka, siguraduhin mo lang na alam mo na pwede ka rin masaktan.
Yun lang yun. Kasi hindi mo naman pwedeng ituro yung mga bagay-bagay. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, ganito to. Kailangan may experience din nila para mas may proof ka doon sa sinasabi mo. Kasi experience is the best teacher. Exactly. Tama. Kaya nga sinasabi ko, kung may in love ka, kung gusto mong magka-boyfriend, agad-agad ipasok mo sa isip mo na malamang at some point, masasaktan ka rin. Kung hindi ka ready, wag na. True. Eh, parang kung lagi ka naman nasasaktan, hindi ka na sumaya. O, yung saklap naman mo. At tuming ka sa akin. Ito naman, Miss Janice, syempre, di ba, alam mo, talagang pinag-usapan dito sa Juicy at may mga nag-email pa sa amin. Dahil napakaganda raw po ng inyong performance sa MMK. Wow, and thank you. Time ba yun na lilipat daw po kayo ng kabilang istasyon? Wala namang ganun. Actually, wala namang ganun. It was offered to me, dapat last year pa ako mag-MMK. But since last year, kapuso pa ako, I have this thing about loyalty kasi. Na pagka loyal ako sa, let's say, sa isang station, I try na wala masyadong problema. Walang magkaroon ng, walang magiging rason para magkaroon ng problema. So, I declined. And then this year, they asked me to do MMK again. I said, why not? Well, and very good. Ang napakagaling. Oo. What about sa TV5? Are you open po ba dito sa TV5? Why not? Oh. Ay! Ayan! Okay. Why not? Why not? Diba? Okay, grabe yeah. naman talaga. Eh, diba Miss Janice, ang tagal nyo rin po kasi nas nag-hosting. Mm-hmm. No? Although may mga side-side sa kayo sa mga soap opera. Pero sa MMK, I think ito talaga yung bonggang acting drama-drama. Mm-hmm. Na-miss nyo po ba? Alam mo, na-miss ko. Na-miss ko kasi nung napanood ko na, parang, ay, oo nga, ano. Siguro, talagang ini-enjoy ko rin talaga yung drama. Iba kasi eh. Sino ba yung nagsabi nun sa akin? Kasi pagka nasa hosting ka, ikaw yun eh. Ikaw yun, so you reveal too much of yourself or minsan too little, whatever. Pero pagka uma-acting ka, you become another person eh. So na-enjoy ko rin. Oo, na-miss ko eh. At least, di ba, ngayon host ka, tapos actress ka at the same time. At lahat nag-e-excel ko. Correct. At lahat ini-enjoy ni Miss Janice. Yes. At award-winning siya sa pareho. Naman! Next time naman, businesswoman na siya, restaurant. Ayan. Para maiba naman. At next time, kakain kami doon. At libre. Uy, malay mo, meron drama special, Janice. Drama special sa TV5. Five-star specials. Bakit hindi? Why not? Ibabadyana ako. Okay. Tatanggalin na raw tayo dito siya. Huwag naman ganun, please. Huwag naman ganun. Hindi, sa aming pagbabalik, mga ka-freshness, more of Miss Janice Diblan with the reporter. Lahat ng yan sa mas pinabonggang afternoon intriga quencher ang Juicy! Welcome back, mga ka-freshness! Andito, yes, andito pa rin tayo kasama natin ang award-winning TV host at napakagaling na actress. Pinupush ko talaga yan, Miss Janice Diblan. First time sa Juicy. At dahil first time sa Juicy, ang ating mga dalawang mga kasama reporters, mga kabatikan din. At first time. Yes, pero yung isa, na-interview natin via phone patch. At, oo. At yung isa naman, very indie star. Yes, may indie film, oo. Indie star. Simulan natin kay Kuya Mario Hernando. Yan, first time. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan. Si Miss Aster Amoyo. Good morning. Ayan. At ang star ng Hilot. And Show Boys. Mr. Archie De Calma. Yes. Never ending Hilot. Ano ba to? Hello. Hindi mo na papalabas. Hello po. Napalabas na siya. Okay. Okay. Explain natin kung ano mangyari, Mare. Okay. So, Miss Janice, makikita niya, meron silang stop and go para silang mga MMDAs. Okay. Pag stop, yes. Ano ibig sabihin? Pag go. Pag-go. Pagka-question po sila sa inyo, after nyo sumagot, sasabihin namin, ano ang inyong reaksyon? Kapag ka-go, I see. Yes, pag go, okay na okay sila sa answer.